Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's kung natatandaan ninyo, ito yung pinost ko nung nakaraan. Ito yung December 12, 2023. Ito yung pinost ni Buknoy. Ito nga kantarantaduhan nilang TV ratings. Ito yung December 12. Ito yung ratings ng generic na itpulaga, 16.1%. Mas mataas pa sa Batang Quiapo. At matindi na ito yung ratings ng itbulaga, itong original ay 1.8% lang. So grabe. Kaya sabi ng mga legit number card, si katarantaduhan talaga itong ipinost ni Buknoy. Pero ngayon mga kababayan, nagpost ulit sila December 14 naman. At ito, magugulat kayo mga kababayan. Yan po. Yan po yung pinost ni Buknoy. December 14 naman. Kantar National Urban Rural. Noon time TV ratings. Dito makikita natin na from 16.8 itong ratings ng generic na itbulaga dito sa GMA ay tumaas at naging 17.3. So tumaas ng 0.5%. Tapos ito namang sa EAT, dito sa EAT Bulaga, sa original na itbulaga, from 1.8% naging 1.2%. Bumaba naman ng 0.6%. So talagang inaaraw-araw na. Talagang inaaraw-araw na nila itong pagpapakita ng peking ratings. At hindi pa sila nakontento dun sa 16.8. Talagang tinaas pa nila, ginawa nilang 17.3. At dun sa ginawa nila sa TBJ, sa TB5, nung dating 1.8, hindi pa sila nakakontento, ibinaba pa ng 1.2. Eh kasi, di ba sabi nga natin, ba't di nyo pa gawing zero? Para lubos-lubos yung kaligayahan itong Buknoy na ito. Tingnan nyo, paano ba naman kayo maniniwala dito sa ratings na ito? Grabe oh, ang ibig sabihin itong itong kantarantaduhan na to. Halos wala nang nanonood dito sa sa original na itbulaga base dito sa TV ratings nila. Which is napaka-imposible. Doon nga sa sa online . Doon pa lang sa concurrent viewers sa mga nanonood ng live sabay-sabay . Diyan pala makikita mo na yung totoong survey yung totoong ratings . Oh. Ang nanonood diyan sa EAT Bulaga, halos 100,000 lagi. Sabay-sabay nanonood. Dito sa Tape Bulaga, dito sa GMA 7, ilan ang nanonood? 1,000, 2,000. Tinulungan na nga ng GMA yan para dumami. Pero dati hanggang 800, 900. Tapos ngayon ito, talagang 16.8, tinaas pa nila ng 17.3. Kapal na mukha . Grabe na ito. Kaya pala, kasi ngayon ay 15 mga kababayan. Sweldo na. Sisweldo na pala. Kaya hinabol itong kantarantaduhan na ito para makita ng boss nila. Yan boss . Ayos ba yung post ko, boss? Ganyan-ganyan pa. Grabe kasi ng alingan ito. 17.3 yung kanila, tapos 1.2 yung sa TBJ. Matindi. Kaya kayo, huwag kayo basta-basta maniniwala sa pinapost na itong Buknoy na to. Wala ito. Grabe. Susunod na ito mga kababayan. Zero na itong sa TB5 at 100 na etong sa GMA, pagdating dito sa noontime TV ratings. Grabe. At ito mga kababayan, may papakita ko sa inyo. Yang nakikita ninyo mga kababayan, yan po ay dating pelikula ni Bossing Vic Soto at netong si Paolo Contis. Batang-bata pa si Paolo Contis, inosente-inosente. Pag tinignan mo, napakabait na bata. At siya ay sinuportahan ni Bossing Vic Soto sa kanilang pelikula. Eh mga panahon na yan, sikat na si Vic Soto.
Ito si Paolo Contis, nagsisimula pa lang yan. Ha? Pero in fairness, magaling naman si Paolo Contis sa, ano, sa pag-arte. Wala naman ako masasabi, magaling na artista. Marami din siyang naging magandang pelikula. Hanggang ngayon naman eh. Ha, in fairness to, ano, in fairness to Paolo Contis. Ha? Magaling siya umarte, magaling siya umarte. Kaya lang, nasasapawan yung kanyang paggaling sa pag-arte sa kanyang imahe sa ngayon. Sa mga pinaggagawa niya ngayon. Kumbaga eh, nasasapawan yung, ano, yung pagiging magaling na aktor ni Paolo Contis. Kasi mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, ang dami pong galit dito kay Paolo Contis. Ito dito mga kababayan, dito sa video ito, may mga nag-comment. Sabi dito, hindi ako natutuwa sa kasama ni Bossing. Sorry po, tao lang. Tingnan ninyo. Kapag pag nakita nila si Paolo Contis, nabibwisit na sila. Nabibwisit na sila. Lalong-lalo na kasama pa ni Bossing Vic Soto. Kasi ngayon, grabe, grabe tumira to si Paolo Contis kay, ano, kay Bossing Vic Soto eh. Natatandaan nyo ba? Yung sabi ni Paolo Contis na ano, na kaya pala laging nakaupo itong PBJ dahil mahirap daw kumilos kapag naka long sleeves. So hindi lang naman sa long sleeves ang gusto niyang patukuyon din eh. Gusto niyang patamaan itong PBJ na laging nakaupo dyan sa kanilang noontime show. Pati ba naman yung pag-upo na itong iconic trio, ginagawa niyang issue. Maraming ano, maraming patama ito si Paolo Contis dito sa TBJ. Pero kung babalikan mo itong mga nakaraan, katulad na itong pelikulang ito, di ba dapat ikaw, sinuportahan ka ng malalaking artista dati katulad ni Vic Soto, di ba dapat maging mapagpasalamat ka? Di ba dapat habang buhay mong tanawing utang na loob yan, na ikaw ay nakilala sa tulong na mga artistang tulad ni Vic Soto. Di ba? Kung meron kang utang na loob, pero kung wala kang kwentang tao, hindi ka nga magpapasalamat. At wala kang pakialam kung dati, noong mga panahon na hindi ka pasikat, ay tinulungan kang sumikat ng mga taong tinitira mo ngayon. Di ba? Tingnan niyo mga kababayan, no? Batang-bata pa si Paolo Contis dyan. Hindi niya ba naisip nung bata pa siya eh talagang ano, inalalayan siya? Yan, ni Vic Soto. Tapos ngayon eh, personal ang banat mo dito kay Bossing Vic. Kaya maraming galit eh, maraming galit dito kay Paolo Contis. Ito nga, marami namang naging alaga si Bossing Vic na bata. Ito lang si Paolo Contis ang tinubuan ng sungay. Alang respeto sa pamilya nga lang, alang respeto sa ibang tao pa kaya? Ayan, tingnan niyo yung sinasabi ng tao. Di ba? Ito, napansin naman ng ibang netizen. Bakit ngayon mas mukhang matanda pa si Paolo Contis kay Bossing Vic? Mas mukhang matanda na ba? Iba kasi pansin ko eh. Ang napansin ko parang ano eh. Kaya medyo nag-iiba yung anyo eh. So yun lang mga kababayan. Ito, binalikan lang natin yung ano, pinagsamahan ni Bossing Vic Soto at ni Paolo Contis doon sa mga naging pelikula nila. Dito nakikita natin kung paano sinuportahan ni Vic Soto itong batang si Paolo Contis na nagsisimula pa lang ito sa showbiz. Pero ngayon, anong nangyayari? Itong inalalayan ni Bossing Vic Soto na Paolo Contis na ito, nung maliit pa siya, ito ngayon na bumibira sa kanila. Na kung tutusin, hindi naman dapat siya nagsasalita eh. Unang-una, hindi naman siya executive ng tape. Unang-una, hindi naman siya may-ari ng tape. Host lang naman siya. So dapat, di ba? Kung ikaw, meron kang paggalang sa kapwa mo o kahit konting pagtanaw ng utang na loob, hindi ka magsasalita. Kasi minsan sa buhay mo, ayan, nagkasama kayo sa pelikula at sinuportahan ka hanggang sa sumikat ka. Sumikat ba to? Sumikat ba to sa pelikula? Alam ko sumikat ito.
dahil sa ano, sa pagiging walang kwentang ama. Pero sa pelikula ba sumikat? At dito naman kay Buknoy, ayan, isaksak mo sa baga mo yung ratings ninyo. Ha? Wala namang naniniwala dyan eh. Biro mo 17.3. Mas mataas. Number one na to mga kababayan. Number one na sa, ano, sa rating sa buong Pilipinas. Sa lahat ng show. Tinalo pa yung Batang Kapo. Ha? 17.3 na eh. At itong Itbulaga ng TBJ 1.2. Eh, sabi ko nga, gawin nyo ng zero para para talaga malubos-lubos ang kagalakan ninyo. Matindi talaga itong kantarantaduan na itong Buknoy na ito. Ngayon lang mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to at sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.